It's ngernTV! Hello, troopers! It's another translation video. I thought I'd help my fellow Americans understand, you know, what the hell are we talking about out there? Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kinandigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, military exercise ng Chinese, ng China sa Taiwan. Grabe po pala to, no, mga actual missile. At makikita po natin yung kung saan po tumatama, no. Very accurate, no. At saka napakadelikado po nitong ginagawang military exercise ng China dito po sa kapaligiran ng Taiwan, no. Ina-assert po talaga nila, pinapakita nila kung sino po ang tunay na nagmamay-ari ng Taiwan. Grabe po tong mukhang hindi po tinanggap basta-basta ng China yung pagdalaw ni Pelosi. Ay mukhang lumalala po talaga, as in malalang malala ang tensyon, no. Mukhang nadadamay na rin po pati yung closest ally ng militarily, closest ally ng US economically and militarily, yung Japan, no. Talagang ano po to, mukhang hindi po simpleng ano lang, yung init lang ng ulo to ng China, no. Marami po silang binitiwan dito po sa panyanyari na ito, pagdalaw ni Pelosi sa Taiwan, hindi po katanggap-tanggap, no, sa China. Okay, pag-usapan kaagad natin, no. Alam po ninyo, ito po, papakitaan ko po kayo ng mapa, no. Ngan, tandaan po natin, ito po yung mapa ng Taiwan tsaka ng China. Okay, yung China po, yung kung kayo tumitingin dito banda sa kaliwa nyo, yan yung kulay puti. Tapos yung isla po na yan na napapaligiran ng mga rectangle na pink. Yan po. Yan po yung Taiwan. Yung capital niya po dun sa unahan, no, Taipei. Lakihan lang po natin ng konti. Okay, yan po. Yan yung Taipei, yung nasa taas na yan, no. Okay. Ngayon, ito, yung mga may mga rectangle dyan na kulay pink. Medyo color blind ako, hindi ko alam kung pink yan. So, kita na po natin yung China, Taiwan, Taipei. Yan o, yung China, Funan. Okay. Dito po, yung military exercise. Ang buong akala ko po dyan, no, sa military exercise na yan, yung military exercise nila, may mga barko dyan, no? Tapos magpapasabog yun sa barko ng mga missile. Tapos lalanding sa dyan sa tubig. Okay. Kasi yan yung nakikita natin, eh. Yung mga barko ng China, parang akala ko ganun, no? Hindi po pala ganun yung Chinese ay Taiwan na military exercise na to ng China, no? Balik po natin rito sa ano, sa may mapa. Ayan. So, kung naaaral na po natin tong mapa natin, nakakabisado na po natin. Ayan. Yan pong mga, ulitin ko, dito po yung mga rectangle na yan, dyan po yung military exercise. Akala ko, barko lang yan. Tapos, kunwari magpapasabog sila, yung mga barko nila, hindi po pala, no? Eto, light brown ba? Pasensya na, kala ko pink eh. Yung pala, yan yung target ng China. At magmumula yung missile, no? Magmumula yung missile nila dito sa China mismo. Dito sa mainland. Wala, hindi po galing sa barko. Hindi po barko yan na nakapaligid sa Taiwan. Yung pong galing na missile sa China mismo, ang pasasabugin nila, target pala yung mga rectangle na yan. No? Okay. Ito na po yan sa actual. Ganito na po yung nangyari dyan. Ito po, nakita nyo itong tatlong red dots na to.
Yan po, China po yan, yung kulay green na yan, no? China na po yan. Tapos eto yung Taiwan. Yung kanina nakita nating mga rectangle-rectangle, di ba? May nakita po tayo rectangle-rectangle dyan. Saka yung Taiwan. Target pala yan ng missile, hindi po yan mga barko pupunta riyan, no? Yung missile po mula po sa mainland China. Ganyan po. Kaya abot na abot po ng mainland, hindi na po kinakailangan lusubin. Pupunta yung mga barko, magpupunta po yung mga sundalong Chinese dito sa Taiwan, no? Kung lulusubin po nila. Missile lang po at pinaputok po yan. Pinaputok po yan in reaction dito po sa pagdalaw ni Pelosi, no? At sakto po yan kung saan yung square na yan. Pinakita po ng Chinese kung gaano ka-accurate yung kanilang mga missile. May missile po, ito po, ito pong trajectory na to, yung may number 5. Dadaan po mismo yung missile na yan, nilagpasan po niya yung Taipei, yung capital po ng Taiwan, nilagpasan po ng missile sa taas. Sa taas po ng Taipei, dumaan yung missile na yon. Wala pong pakialam yung China. Pinapakita po ng China kung tatargetin po nila yung Taiwan, ay yung Taipei. Lagpas pa po yung yung target nila At doon po tumama. Ang problema dito, ito pong parte na to, kiniklaim na po yan. Yan po ay exclusive economic zone o ng Japan, no? Sa Japan na po yan, damay-damay na po. Dahil napaka-accurate po ng mga missile na to ng China, hindi po natin pwedeng baliwalain kasi umaangal po ang Japan . For the first time daw, nadamay sila, binagsakan yung kanilang exclusive economic zone ng Chinese missile. Yan po yung sinasabi natin, hindi po tayo nag-iimbento, no? Hindi po natin inimbento, yan po yung naganap ngayon. Pinaligiran po, hindi po mula sa barko yung mga missile na yan, galing po mismo sa mainland China. So kayang-kaya pong bombahin ng China, yun po yung pinahihiwatig, no? Tapos yung mga sinasabi po ng Chinese authority ngayon, hindi po mga simpleng pananalita, no? Winawarningan po nila yung Western countries, yung tinatawag nilang allies. Hindi na po sila papayag na gawin sa kanila. Hindi po sila makalimot . 100 years ago, 100 plus years ago, etong mga Western powers na to, pinaghati-hatian po yung China, no? Pasok lang sila doon, pangunguna na UK, etc. UK pansiga noon . Kasama rin niya US. Ayan po, yan po ang direktang epekto. Grabe po pala yung missile na yun. At yun, warning din po sa Japan yun. No? Warning po ng China yan na hindi nyo na pwedeng pakialaman, hindi nyo na po pwedeng maliitin ng China. Bilang tugon po, ang Southeast Asian Association, ASEAN po, ay nagdeklara na patuloy po nilang iginagalang, kasama po ang Pilipinas, may separate declaration tayo, no? Iginagalang ng Southeast Asian nations yung One China policy. Nagdeklara rin po United Nations, iginagalang na United Nations yung One China policy. Isa lang po ang kinikilala ng mundo na China. Okay. Tapos po, ito pong Pilipinas, nagsabi rin po na ginagalang natin yung One China policy. Kinakailangan pumosisyon ng mga daigdig. Putya, nagwawala po ang China ngayon. Ang sabi ng China, tignan ninyo, Taiwan, winawarningan nila yung Taiwan, no? Meron po dito magandang sinabi yung Chinese spokesperson na sinasabi po niya, we often hear US politicians say that they are standing
together with so and so country or with so and so people. But history and facts have repeatedly shown that whomever the US politician claim they are standing together with would become the target of chaos and disaster. At binigay po ng halimbawa, no, ng Chinese spokesperson na to, yung pong Iraq, oh, dati pong kakampi ng US yan eh. Afghanistan, ano pa ba yung mga binanggit niya? Syria, o yan po. Yan daw ang posibleng maganap dito sa mga sinasabi ng mga US politician na they are standing together with these people, no? So yan po ang matitinding warning ng China. At hindi po sila nag-warning lang ng salitaan, no? Sila po ay nag-warning sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga missiles. At kayang-kaya po, hindi ko po, ngayon ko lang po nakita to sa actual, no? Yung minapa po nila. Balik, tignan lang po natin yung, eto po yung binagsakan ng actual na ano, no? Balik lang po natin ng konti. Yan po yung binagsakan ng actual, yung pong may mga target na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tinarget po nila yan, hindi po mula sa barko, hindi na po nila kinakailangan, napakalapit lang po ng Taiwan para lumusog pa po yung mga army nila, no? Ang missile po nila mula po sa mainland China, kaya na pong yung destruction ng Taiwan, kaya pong nilang gawin. Nakita nyo po, pinahaginan po sa taas po dumaan. Alam po ninyo, kung may teritoryo ka, no? May teritoryo ka na pati po yung air pinagtatanggol po yan, no, ng isang teritoryo. Ngayon, sabi nga ng China, ingat-ingat kayo sa sinasabi ng mga US politician. Dahil karamihan ng mga sinabi ng US politician na hindi nila iiwan, walang iwanan. Ayun po, destruction. Iraq, Syria, Afghanistan, yan po ang mga binigay nilang halimbawa, no, na kaisa nila dati. Dati po, eh syempre, inabot natin, kalaban na ng US si Saddam Hussein. Pero yung Iran-Iraq War, kakampi po nila yung Iraq dyan. So there you go, troopers. What do you think? Make a comment down below. Let me know what you think. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.